Podcast. Mga idol, tropa, kamusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa inyong panonood at pag-subscribe. Thank you mga idol, tropa. Ngayon po ay maglalagay tayo ng hazard at parang double contact ito mga idol. Dahil gagamit tayo ng three-way domino switch, kung saan ang gagawin natin sa kabilang side ay hazard at sa kabilang side naman ng switch ay steady ang apat na ilaw ng signal light. Pero mukhang may problema mga idol dahil hindi gumagana ang flasher ng motor na ito. So ayan, alamin muna natin ang kanyang problema kung bakit walang signal light. Ayaw umilaw mga idol ang kanyang signal light. So dapat una nating hahanapin ang kanyang flasher relay, pero walang flasher relay dito sa kanyang harapan. At ang kanyang flasher relay ay nandito sa ilalim ng kanyang kaha. Mga idol, ito isang tip. Halimbawa sa ginagawa ninyong motor ay medyo mahirap ng kalasin ng kaha dahil sa minsan may kalumaan na yung motor at malutong na ang kanyang kaha. Minsan nakakatakot ng buksan, baka mabasag at mahirap na talagang iikot ng kanyang mga tornilyo. So ganito, hanapin na lang po natin yung socket ng harness na galing sa may signal light switch. So ayan po, galing sa switch yung harness na yan, ay hahanapin natin doon sa socket ang kulay gray na wire. Dahil Honda itong ating ginagawa, ay kulay gray ang wire na supply sa ating flasher, kung saan ito yung output ng ating flasher relay. Ito yung nagbi-blink mga idol. So ito, itong kulay gray na to, itong gray wire na ito mga idol. So para malaman natin kung flasher relay ba ang may sira or ang ating signal light switch, gagamitan natin ng test light mga idol. Ayan, so ito yung ating hinahanap, yung gray wire. So ang ating test light ngayon ay ikiklip natin sa body ground. Ayan. At syempre, susubukan muna natin kung ito ba ay gumagana, itong ating test light. Okay, so ignition switch on. Ayan, umilaw po ang ating neutral. Indicator po na tayo ay naka-switch on na rin. So, testingin muna natin ang ating test light kung gumagana. Ayan, ayusin muna natin. So, hanap tayo ng accessories wire para testingin ang ating test light. So, ito black wire na galing sa stoplight switch. Ayan, umilaw. So, good po ang ating test light. So, ngayon punta tayo doon sa gray wire na ating kailangan. Ito po yon mga idol. So, testingin natin. Ayan, so walang ilaw mga idol. So kung good ang ating flash relay, dapat iilaw itong ating test light at dapat ay nagbi-blink. Subukan uli natin sa accessories wire. Ayan, umilaw ang ating test light. So walang problema sa ating test light mga idol, good po. Balikan natin ang gray wire, ayan, walang reaksyon sa ating test light. At dahil hindi na natin mapuntahan ang kanyang flash relay, ayan, may hawak akong bagong flash relay mga idol. Ayan po, so itong letter L, yan po ang output ng flash relay. At itong B, yan naman ay may supply na galing sa accessories wire. So yung letter L na yan, sa ating pin, yan manggagaling yung hinahanap nating blinker doon sa gray na wire. At ganito ang function ng flash relay mga idol. Ito, so mayroong battery. Testingin po muna natin ang ating relay kung good bago natin lagyan ng wire. Dahil wala po akong socket ng para sa flash relay. Mga idol, nakaklip sa ground ang ating test light at yung letter B sa ating pin ng relay. Ayun, idikit natin yun sa positive at sundutin natin ang L. Ayan, nagbi-blink siya mga idol. So ibig sabihin, good ang ating flash relay. So, switch off muna natin ang motor mga idol. At dito tayo ngayon sa socket. Ayan, kung saan nandun yung gray wire mga idol. So hugutin lang natin yan. So mas maganda wag na lang natin putulin yung wire. So sundutin na lang natin yung kanyang pin dun sa kulay gray. Itong sa male socket mga idol, hayaan na natin yan. So ang kukunin nating pin, itong dito sa female.
yung kulay gray na wire, yun ang aalisin natin. So yan ang papunta sa switch, okay? At hindi rin maganda na operahin natin yung harness. So ito lang pinakamagandang paraan, mga idol. Sundutin lang natin at saka hilahin natin yung pin, ayan. Ganyan lang, mga idol. Ayan, tanggal na. So itong gray wire, ito lang ang ating kailangan. Okay? At ikakabit natin yan mamaya sa letter L ng ating flash relay. Ayan, mga idol. So ulitin ko lang, yung letter L, yan ay papunta sa kulay gray na wire po ang output ng ating relay. At itong B, ito naman ay papunta sa accessories wire. Ayan, mga idol. So lagyan muna natin ng wire ang magkabilang pin, ang L at saka ang B ng ating relay. Ayan, at siyempre, mga idol, kailangan dahil walang sakit ito, secure po natin ng electrical tape ang bawat pin. Kailangan po hindi naka-expose dahil ang dalawang pin ng ating relay ay parehong positive ang connection. Okay? So, balik tayo sa sakit, mga idol. Ibalik na natin yung tinanggal nating sakit kanina. At itong gray wire lang ang ating kinuha. So, ito yung ating kailangan, mga idol. So itong wire na galing sa letter L na pin ng ating relay, ikakabit ko po ito dito sa gray wire kung saan ito yung papunta sa ating switch. Ito po ang output ng relay na kung saan ito po ang blinker. Pupunta ito sa common wire ng switch ng ating signal light at siya itong nagsusupply sa ating left and right. Yan, itong isang wire na galing sa ating flash relay, ito ay galing sa letter B. B na ang ibig sabihin ay battery. Ang L ang ibig sabihin ay light. Wire na galing sa B ng ating relay, ilagay natin sa kulay black wire na galing sa ignition switch kung saan ito ang accessories wire ng Honda motorcycle at kapareho din po ng mga China motorcycles. Ayan, mga idol, nakabit na po natin ang dalawang wire na galing sa ating flash relay. Galing sa B, papunta sa accessories wire, ang wire na galing sa letter L na pin ng relay ay papunta sa kulay gray na wire, papunta naman sa switch ng signal light. Ayan po, mga idol, sana nasundan nyo, napakadali lang po nitong gawin. So ngayon, testingin na po natin kung meron na bang signal light. Ayan, so switch on po natin. Okay, at subukan na natin ang ating flasher. Yun, right side meron na. So may blinker na, mga idol. Kaliwa, meron na rin po. So okay, ang ating ginawa. Okay, so ganun lang yun, mga idol. Ayan, so kung talagang mahirap pumunta sa flash relay at nahirapan na tayong alisin ang kaha, yun lang ang solusyon, mga idol. So ngayon, pwede na tayong magkabit ng hazard dahil gumagana na ang flasher. Na pala, mga idol, kung maglalagay tayo ng hazard, sakaling istak pa ang ating flash relay ay palitan natin ito flash relay na pang LED. Dahil kapag kulang o sobra ang amperahe na ilalagay nating ilaw ay hindi po magbiblink ang ating flasher. Okay po. Ngayon ito po ang kailangan natin sa ating hazard at saka sa steady ang ating domino three-way switch. May tatlong wire po ang ating three-way switch. So itong kulay blue, ito po ang common ng ating switch. At itong dalawang wire naman na kasama niya, ito naman ang kanyang sinusupplyan kapag tayo ay nag-switch sa left or sa right side. Okay po. Ngayon, mga idol, kailangan lang natin ang dalawang diode. Ayan po. Yeah, pinagsama ko na po ang wire ng diode dun sa part na walang marking. Ayan po, ganyan po. Pinagbuhol ko na silang dalawa. Dahil dyan po natin ikakabit yung common na wire ng ating three-way domino switch. Ayan. At dito naman sa kabilang side, yung magkabilang wire ng diode na may markings, ay nilagyan ko ito pareho ng tag-isang wire. Dahil ito naman ay ilalagay natin sa wire ng left and right ng flasher. Ayan, so dito tayo sa three-way domino switch. Kulay blue, ito po ang common wire ng ating domino three-way switch. At ikakabit natin ito dito sa pinagbuhol na wire ng diode
sa part na walang markings. Ayan mga idol, so secure natin yan ng electrical tape dahil positive po ang linya na ito. Okay, so balutin lang natin mga idol. Mga idol, kung magkakabit kayo nito, mas advice ko po na magpalit kayo ng LED sa inyong stock bulb ng flusher dahil mas mainit po ang stock bulb kung naka-steady. O ito po mga idol tropa, naikabit natin yung diode. So ayan, ito pong common, yan, nilagay natin ito sa likod ng diode na walang markings. At yung sa harap, may dalawang wire, pupunta yan sa left and right ng ating flusher. Okay? Tapos itong natitirang dalawang wire, ito po yung wire ng ating three-way. Ikakabit natin ang isa sa mga ito sa accessories wire at ang isa ilalagay natin sa output ng flusher relay kung saan yun yung blinker na galing po sa letter L na terminal ng flusher relay. Mga idol, wala pong problema kahit magkabaliktaran po ang dalawang wire na ito. Ayan, so balutan natin ng electrical tape. Ito po yung isang wire at ikinabit natin sa accessories wire. Ngayon naman, ang isang wire na natitira na galing sa ating three-way switch ay ikakabit natin sa wire na galing sa letter L terminal ng relay kung saan ito po yung blinker. Papunta po ito sa gray wire diretso sa switch ng ating signal light. Mga idol tropa, ilalagay ko po sa screen ang mga kulay ng wire ng bawat motor na common or supply para sa ating signal light. Ayan po mga idol, so tapos na po tayo doon sa wire, sa dalawang wire na galing sa ating three-way switch. Ngayon dito naman po tayo sa dalawang wire na galing sa diode kung saan ito po ay galing sa common supply or sa common wire ng three-way domino switch. Dito po sa socket na galing sa harness ng signal light switch. Ayan po, galing po yan sa signal light switch. Kasama po niyan ang busina at saka high and low. Ganun din po ang switch o ang wire ng ating headlights. Yan mga idol, dalawang wire lang ang kailangan natin dito. Orange wire at saka yun pong light blue wire. Orange wire, supply po para sa ating signal light sa kaliwa. Light blue wire, supply po para sa signal light sa kanan. Mga idol, tropa, ang dalawang wire na galing sa diode ay ilalagay natin o ikakabit natin sa orange wire at saka sa light blue wire. So mga idol, kahit magkabaliktaran po ay walang magiging problema. Basta't ikabit natin sa light blue and orange wire ang dalawang wire na yan na galing sa diode. At pagkatapos nyan, tapos na po ang wirings para sa ating hazard at steady para sa ating signal light. At syempre po, balutin natin ng wire ang maayos, i-secure natin. So gandahan natin ang pagkakaayos mga idol. So tapos na po yon. At subukan po natin kung gagana ang ating ginawang hazard and steady para sa ating basic wiring tutorial. Ayan po, unang pindot. Okay, steady po ang gumana. So ayan, gumana po ang ating ginawa. Next, ayan, hazard. Okay mga idol, so sana po nasundan nyo at sana nakabigay na naman ako ng kahit kaunting kaalaman sa inyo mga idol tropa. Okay, so ayan, steady and hazard mga idol. So bukod po sa orange and yellow color para sa ating signal light ay wala na pong ibang kulay ang pinapahintulutan ng LTO at HPG. So depende pa rin po yun sa atin kung anong kulay ang gusto nating ilagay. Basta't ingat na lamang tayo mga idol. Maraming maraming salamat po.